Opo, kami ng nanay ko, no? Ah, Kami okay. magka-tandem na sa practice. Magandang umaga po, mga katipon, mga ka-DFF. At narito po muli kami sa isa pang bagong episode ng Let's Get Critical. So, dito po kami, yours truly, Teacher Janine. At kasama ko po ngayon si Professor Celso, si Uncle Rock Gonzaga, at ating special guest ngayong umaga ay si Attorney Aaron Sugilon. Hello po. Good morning. Mati po kayo. Morning, everyone. Kamusta po kayo? Good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat na nandito ako. Matagal ko nang gusto ma-meet talaga si Professor Celso eh. Kaya, thank you very much at napasama ako today. Magandang umaga, mga dakilang Pilipino. Ako ay, I'm very honored na nandito si Attorney Sugilon kasi idol ko yan eh. Awesome. So, Prof, ano bang ating critical na topic for today's episode? Okay. So, napag-usapan natin noong nakaraan bakit hindi critical mag-isip mga Pilipino dahil sa tatlong bagay, reliyon, edukasyon, at kultura. Ang gagawin natin ngayong umaga, mas lalo nating palalimin, no? Palalimin kasi sabi ni Socrates, an unexamined life is not worth living. Kaya sinabi niya, see you etse, know thyself, kilalanin daw natin ang sarili natin. Ang gagawin ko ngayon, italakayin ko yung article ni Dr. Ramon Reyes, naging ano rin, naging guro din, naging professor din ni Attorney Sugilon sa Ateneo, naging professor din ng nakakabata kong kapatid ko. Ang pamagat ay Man and Critic and Historical Action. Pakita ko lang ano kung ang si yan, si Dr. Monreyes, no? Ikaw ba yan, Prof, yung katabi? Ewan ko, pogi yan eh. Ang hindi pogi. Ako yan. Para artista. Ay, kuha yan ng, ano, ng gathering ng mga Belgian alumni sa bahay ng Belgian Ambassador. May association kasi kami. Graduate din siya ng Louvain kung saan ako nag-aaral. Kaya siya rin yung nag-inspire sa akin mag-aaral doon, ano? Itong Man in Historical Action, isang pagkilala sa sarili, at dito matutuklasan natin na may kapangyarihan pala tayo baguhin ang kasaysayan. May kapangyarihan pala tayo baguhin hindi lang ang kasaysayan ng mundo, pero kahit sa personal na buhay natin na i-direct, no, ang buhay natin. Bago ako magpatuloy, may mga tanong ba o additional? Ibig sabihin, Prof, no, pinapakilala mo ngayon sa mga nanonood sa atin na pwede nilang baguhin yung kapalaran nila, hindi pwede, siya parang hindi siya predestined. Yes, yes. Kapalaran nila at kapalaran ng mundo. Mm-hmm. We are very active actors actually. Sa totoo lang, makikita natin ngayon sa pag-uusapan natin. So, kung okay na, simulan ko na. Itong article na Man in Historical Action, ayon kay Dr. Reyes, ang isang tao daw ay isang cross point, no? Parang cross point of several lines of events, namely physical, interpersonal, social, historical, tsaka existential, no? Una, sino ako, no? Itong talakayan ngayon ay nagsisentro sa tanong na sino ako at ano ang magagawa ko sa buhay ko sa lipunan. Diyan tayo iikot ngayong araw, no? So una, physical cross point. Kung ano ako ngayon is a product of several lines of physical events, no? Yung genes ng parents, yung kinakain ko, iniinom ko, at hinihinga ko, hangin, no? Kung iba sa atin matangkad, hindi masyadong matangkad, hindi naman mataba, healthy lang o payat dahil sa genes, kahit mga sakit na mana natin yan, ano? So I am a physical cross point in those regard. Kaya lang, I am a conscious physical cross point.
Halimbawa, yung punong kahoy, physical cross point din yan, no? Yung nutrients sa lupa, yung hangin, yung sunlight. Pero ang pagkaiba ko sa punong kahoy ay ako ay conscious. May capacity for reflection, introspection, tumingin sa sarili, kumilala sa sarili. At dahil ako ay conscious physical cross point, kaya kong lampasan ang mga binigay. Kasi una, sa physical cross point, hindi natin pinili yung katawan natin eh. Kahit yung kasarian, yung iba nga, sabi nila, I'm a woman born in a man's body, or I'm a man born in a woman's body. No? Sana mas matangkad ako, sana mas pogi ako, sana ganito, ganyan. Pero hindi eh, givens yun eh, ang katawan natin. Kaya lang, as a conscious physical cross point, we have the capacity for transcendence. Halimbawa, marami tayong nakikita, walang kamay, pero nakakapinta ng paa, o nakakapagpalipad ng eroplano, no? Walang kamay, no? Dalawa, I am an interpersonal cross point. Ibig sabihin, kung ano man yung personality ko ngayon, yun ay dahil sa mga personalities I came in contact with. Mga magulang ko, lolo, lola, kamag-anak, kinalakihan ko, no? Si Skinner, Burroughs F. Skinner, may theory siya ng na tinatawag na imprinting, ano? Kasi napansin niya sa mga pato, mga ducks, pagka-hatch nila, ang unang figure makikita nila, yun ang kukopyahin nila bilang magulang nila, no? Ewan ko kung napanood niyo yung sining Fly Away Home, yung bata, no, na kailangan mag-migrate sa south yung mga ducks during winter, so nag-ano sila ng ultralights para dali, no? Of all the animal species, the human species is most helpless at birth. You abandon a human infant, almost 100% the human infant will die. Hindi tulad ng ibang hayop, tulad ng mga herbivores, si Bambi, no? Pagka sila niya, kakain lang ng damo yan, mabubuhay. Tayo hindi. That's why we really copy the parents. We idolize the parents. May nabasa nga akong article sa Reader's Digest noon, The Gospel on Fathers, meaning payabangan ng tatay. Ang tatay ko, ganito, ganyan. Ah, my tatay can build this in 5 minutes. And if we mature, we discover they're as human as we are. They're not really the superheroes we thought them to be, you know. We copy the parents. Alam mo, sometimes tayo, alam na ng mga Pilipino, mga magulang, no? Masyadong unfair. Bakit ka ganyan? Hindi nila na-realize that the children simply copy them. Mm-hmm. One time nga, may nakita ako, ang napagalitan niya. Alam mo, anong kasalanan ng anak? Nagmura yung bata. Ayun na nga eh. Siyempre, oh, the worst thing that parents can do is to compare you to the neighbor, to the relative. Mm-hmm. O, tignan mo yung anak ni ano, o yung pinsan mo. That's very unfair. Oh? Tapos marami pa ako naririnig sa mga Pilipino. Lakang utang na loob, binuntis kita. Mm-hmm. Eh, in the first place, I did not ask to be born. No? So, we copy the parents. Alam mo, I read this study in UP about Filipino males. Filipino males are good lover but not good father. They're not the kind of fathers who will sit down and have a man-to-man talk with their son. Very few fathers can do that, no? They're not the kind of fathers who will sit down and cry with their daughters kasi ang mga because of the machismo Filipino culture, no? The Filipino males cannot handle their feminine side. Wow. Kasi sabi nga ni Carl Jung, a mature person is a happy combination of animus and anima, the male and female characteristics. Mm-hmm. Ako bilang lalaki, may anima ako, no? That enables me to be gentle, to be caring. Bilang babae, may animus din kayo. That enables you to be firm, to be decisive, no? The Filipino males... Prof, may tanong lang ako dun sa ano? Ako pwede balik tayo ng konti. May tanong lang po ako dun sa ginagaya ng mga infants yung kanilang parents. They copy. Imprinting ang tawag dyan. Isa po ba itong marang survival strategy? It is a survival instinct kasi sabi ko nga, of all the animal species, the human species is the most helpless at birth. No? So we copy the parents. So ang personality ko ngayon ay dahil sa mga taong kinalakihan ko. No? Third, I am a social cross point. In other words, ang kultura ko, ang salita ko, pananamit ko, pinag-usapan natin yan last time, culture, minana ko rin yan. No? Isang beses nakasakay ako ng taxi, sabi ng taxi driver, sana pinanganak akong Amerikano hapon, pero pinanganak akong Pilipino eh.
No? Lahat ng kultura, minana ko yan. No? Ang positive, ang kultura kasi may positive, may negative side. In a society where there is a wide gap between the rich and poor, it creates a very strong social tension. No? Kaya one way to cope with that is yung mga crab mentality, hilain mo, chismis, yan, very Filipino yan. Tsaka, kahit napansin nyo kung sa abroad kayo, makakita kayo ng maraming Asian, pag maingay yan, grupong yan, Filipino yan, sigurado yan. Pero may singit ko lang, no, Prof, kasi kanina nabanggit okay, mo transcendence. Oh. Sa transcendence, no? So, para sa mga hindi nakikinig, yung pagiging transcendence, yung lagpasan mo kung ano yung situation mo. Hmm. So, yung sinasabi nga ni Prof, ano, kumukopya tayo sa magulang. I think, di ko alam kung na pinangunguna kita, no, Prof, pero I think kadugtong din doon yung transcendence po, no? Na pwede nyo kopyahin, pero pwede nyo higitan. Correct. Correct, no? Kasi, balikan ko lang konti, no? I am an interpersonal first point. I may not like my parents. Hindi natin pinili yung parents natin eh. And there are no perfect parents. Yung iba, they hope that they can change their parents. You cannot. You cannot teach old dogs new tricks. Mm-hmm. The most you can do is accept them and be better. No? In fact, may kaibigan nga ako eh. Talagang very successful, no? He came from a broken family. Ang asawa niya, broken family din. But they have a very, very beautiful family right now. Kasi sabi niya, I came from a broken family, ganun din ang asawa ko, and I know what kind of a hell it was. Impyerno daw talaga. Maagang maaga, wala kang marinig, kundi away na, no? Pero sabi niya, ayoko yung taong mahal ko, yung mga anak ko na makaranas, no? So, na-transcend niya. No? Nalampasan niya, na-transcend niya, no? Ang mga ganun. Okay? So, sa social naman, ganun din sa kultura, no? Na we can actively participate in the cultural engineering of our society, a culture maybe that is more life friendly or accommodating to life, ano, mas mapagbigay, no, hindi madamot, no. Fourth, we are a historical cross point. Ibig sabihin, kung ano man ako ngayon ay dahil sa mga nangyari sa kasaysayan. Kung hindi dumating mga Kastila, hindi dumating mga Hapon, hindi nangyari yung mga giyera, siguro iba yung kasaysayan ngayon. No? By the fact na dumating yung mga Kastila, kaya nga yung mga ano natin, mga Piliedo natin, no? Kastila pa rin. No? Siguro kung hindi na-invento yung kuryente, ibang buhay ngayon. No? Yung science and technology development, we are a product of that. We are a historical cross point. In fact, there was a point in time pag nagkasakit ka ng tuberculosis o leprosy, that is your death sentence. Talagang mamamatay ka. But now they are very, very curable. No? So I am a historical cross point dahil sa mga nangyari sa kasaysayan. And we live in a very interesting time right now. May sumpa ngayong mga Inchik, eh. It's a Chinese curse. Sabi nila, may you live in interesting times. Because for the first time in history, ang nangyayari ngayon na tawag ko nga scamdemic eh. Mm-hmm. Pinakamalaking panluloko sa sangkatauhan. Hindi ko sinasabi hindi totoo ang COVID. Totoo ang COVID. Nakamamatay ang COVID. Lahat naman ng virus nakamamatay, lalo na pag mahina ang resistensya mo. Mm-hmm. Pero ang survival rate ng COVID napakataas din. At saka maraming gamot na available tulad ng ivermectin, kung ano-ano pa dyan. Pero bakit ini-insist yung bakuna, remdesivir na napakamahal, saka lalo na yung bakuna na hindi pa tested. Mm-hmm. Tapos pipirma ka pa na wala silang pananagutan. Kasi sabi nga ni Attorney Sugilon, may loophole yun eh, kasi walang informed consent. At saka walang consideration po. Correct. Oh. Mm-hmm. So, imagine mass vaccination. Ano? First time in history. Siguro kung malampasan natin to, kung matapos man, mag-iiba na naman ang hubog ng mundo. Mm-hmm. Alala ko, ano ba yung movie ni Sylvester Stallone na parang futuristic? Sila ni Wesley Snipes na pag nagkamustahan, ganyan na lang, o wala ng body contacts kasi nagkaroon ng virus daw before pandemic. You know? Pero ito naman scamdemic. Eh. So I am a historical cross point that in terms of global history, pero also of personal history. So Prof, tatanong ko lang, no, dahil historical cross point, kahit yung panahon, no, yung kasaysayan na hindi ka pa pinanganak,
ang sinasama natin, no? Tama po ba? Correct, correct. Mm-hmm. Kasi ano eh, kung hindi nag-meet ang parents ko, wala akong rito ngayon. Mm-hmm. Parang theory ni Einstein, di ba, sa Back to the Future. Uh-huh. Sino ba yun? Si McFly. Oo, si... Nawawala siya, kailangan mag-kiss yung parents niya sa dance, di ba? Theory ni Einstein yun eh. If I go back to the past and kill my father, pak, poof, no? Para, ganun daw yun. Yeah, kung saan ako nag-aaral, mga taong na-meet ko, mga nangyari sa buhay ko, historical cross point din yan. At hindi ko pinili na mabuhay sa panahong ito, 21st century. Givens din yan. Lahat na to givens, no? Kaya lang, I am again a conscious historical cross point. At dahil dyan, may capacity ako for transcendence, lumampas. Mm-hmm. May capacity ako to get involved in historical event. In fact, sa pag-aaral ko sa kasaysayan, ako'y namangha kung paano isang tao lang, paano na bago yung kasaysayan, ano? Tulad ni Jesus of Nazareth, no? Tulad ng mga emperors, tulad ng mga generals. Sa Ateneo, sabi nila, kung hindi tinamaan si San Ignacio ng cannonball, sana wala Ateneo ngayon. Mm-hmm. No? Si St. Benedict, no? Mamasbo yun eh. Kung hindi nila yasa yung nanay, sana walang San Beda ngayon. No? Isang tao lang, mga generals, mga presidente, desisyon nila. No? Ganon din tayo, as a conscious historical cross point, meron tayong kakayahan, baguhin ang kasaysayan kasi hindi pa tapos eh. Para bagang pumasok ka ng sine, pero matagal na yung sine. Kaya lang, as historical cross point, as conscious historical cross point, pwedeng mag-aaral ng kasaysayan, pwede mong balikan at malaman bakit nagkaganito ngayon. At ikaw ay active na aktor sa loob ng sinehan na pwedeng mabago ang daloy ng kasaysayan. Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos. So, Prof, may tanong ako. Sorry, nakakat kita, Prof. Ha? Kasi okay, nabigay mo... please, go ahead. Free willing naman to eh. Oo, kasi para kasi sa mga nakikinig sa atin, no, kasi yung mga nagbigay mong example, ano to eh, Prof, eh, mga emperor, general, paano sa isang pag-iisip ng isang ordinaryong tao, no? Ako ba, parang ordinaryong tao lang ako, pwede ba ako makapagbago ng kasaysayan? Hindi lang pwede ng sarili ko or ng kasaysayan ng bansa ko? Yun po yung magiging tanong nila, ano? Oh, very good, no? Pwedeng-pwede kasi may tinatawag na tayong accidental heroes eh, di ba? Wala lang, ordinaryong tao. Pero isang araw, basta na lang may nangyari at dumugon sila sa tawag ng kasaysayan na may gawin. Or pangalawa, may sinabi si Jesus of Nazareth eh, to those who much are given, more are expected. Siguro sa mga ordinaryong tao, hindi tayo makakaasa kasi medyo busy sila, naghahanap sa next meal, ano? Mm-hmm. Ano makain. Pero siguro para sa atin na medyo tiwasay sa buhay or nakaka-tawag dito, pasensya na, Tagalog ko. Nakakaangat po. Nakakaangat sa buhay, nakapag-aaral tayo, nakakain tayo, ang responsibilidad mas mataas sa atin. Ang pananagutan, mas mataas sa atin na baguhin ang kasaysayan, labanan ang pangapi, labanan ang panluloko. No, hindi tayo dapat manahimik. No, kasi kahit sa kasaysayan, ganun, kahit sa mga revolusyon, makikita mo, usually mga middle class yung nagli-lead, eh, mga intellectuals, mga two-dentry. No? Susunod na lang, susunod yung mga tao. Sabi nga ni Mao Tse-tung, nothing can stop an idea whose time has come. No? At kung naalala nyo, ito si Narok, bata pa ito, si Najan, 80s ata, 90s, si Kevin Costner, yung What Dreams May Come, yung sa baseball, sabi niya, if you build, people will come. Mm-hmm. No? If you lead. Kasi you cannot underestimate the power of philosophy, the power of idea. Eh. It has slaughtered its millions, di ba? Communism is just an idea of Marx, pero ilang milyon ang namatay dyan. No? Kasi may mga naniwala. No? So ganun, as historical cross point, we are an active agent in history. May magagawa tayo. No? Naalala niyo yung movie na Troy, si Brad Pitt? Brad Pitt, opo. Yung starting na movie, di ba binigyan siya ng bata ng shield? Tinanong ata siya ng bata, are you afraid? Sabi niya ni Achilles, no. Tapos tinanong yung bata, are you afraid? Sabi ng bata, yes. So you will not be remembered. No? Ginagawa natin to that because we want to be remembered. No? Pero we're sowing seeds para sa susunod na salinlahi, sa susunod na generasyon. Kasi buhay na kataya dito. Eh.
No? Because as conscious historical crosspoint, we are an active agent. Panglima, ito ang pinaka-powerful. We are an existential crosspoint. Ibig sabihin, mga paniniwala ko, pananaw ko sa buhay, relihon, etc., again, are something that are that were inherited. Minana ko yan. Tinuro lang sa akin yan. No? Bakit yung gusto ko maging lawyer? Bakit gusto ko maging doktor? Yeah. Siguro tatay ko doktor. No? Ano ang idea ko ng good life? No? Siguro nakita ko sa mga kamag-anak, sa media. Yun nga ang problema kasi nagdidikta sa atin ngayon ng good life. Mass media, very commercial, very commercialized. Eh, no? Naalala ko noon sa lesson, sa klasiko sa PODC, Philosophy of God. No? Tinanong kami ng professor namin, what do you know about Jesus of Nazareth na hindi mo natutunan sa katikisen, sa simbahan? Yung ikaw lang. Nagulat ako, sabi ko wala. Kaya nagpasa ko ng blank paper, no? Binigyan ako ng A kasi totoo naman talaga. Lahat din natutunan ko, no? Ang paniniwala ko, anong gusto ko. But again, I am a conscious existential crosspoint. And because of that, conversion is possible. Kaya ngayon iba nagbabago ng reliyon eh. No? Yung iba nagbabago ng pananaw. Prof, malaking impluwensya po ba yung mga binabasa mong libro, yung mga iniidolong mong mga... Yes, yes, very much. It helps. Sa anthropology, yung tawag natin dyan, plausibility structure. Ang ibig sabihin ng plausibility structure, a set of meanings that keeps a certain reality going. In other words, ito yung pinanghawakan ko eh. Ang delikado dyan, pag naging dogmatic ka, na ito na yun, wala, hindi na mabago. No? Kailangan bukas palagi yung isip natin. No? Kasi hindi natin alam lahat eh. Perspective lang. No? Para si Father Ferriols, no? Alam natin na may araw, pero hindi natin nakikita. Kasi maliwanag. At saka sabi ni Father Ferriols, professor namin ni Attorney Tugilon, hindi mo rin kayang tingnan ng diretso yung araw. Mabubulag ka. No? Kaya parang ganun ang katotohanan na hindi natin kayang tingnan ng diretso at walang tao na may monopoly of truth. Kaya nga dapat dialogue, perspective, di ba? Parang yung kwento ng Parable of the Seven Blind Men, yung Indian parable yun eh. Na isang araw, they stumble upon an elephant, iba-ibang bahagi ng elepante yung hawakan nila. Sabi ng isa, yung elepante parang ahas yan, mahaba, no? Siguro sa buntot siya nakahawak. Sabi naman ng isa, ang elepante parang pader yan, napakalapad, napakatigas. Ang isa naman, ang elepante, ano yan, matigas na matulis. No? Yung ganon. Hindi sila magkasundo, nag-away-away sila. No? Pero dapat mag-dialogo at saka maging bukas. No? So, balikan ko lang. I am a physical, interpersonal, social, historical, at saka existential. Lahat ng ito, ay hindi natin pinili. They are givens. In the first place, hindi natin pinili mabuhay. No? But we are conscious. We cannot spend our entire life nasisihin yung magulang natin. Kasi yung iba, siguro maswerte. No? They were born from a rich parents. Yung iba naman, medyo... Pero alam mo, tama si Thomas Aquinas, isa sinabi yung Divinus Oikonomos, Divine Economy. Nakakaangat ka dito, kulang naman dito. Marami rin akong kaibigang mayaman. Medyo malungkot din buhay nila. Or broken family din. Marami rin akong kaibigang mahirap. Buo ang pamilya. Hirap nga lang. Pero may parang may divine economy. No? So, sinabi ni Dr. Reyes sa Man in Historical Action, man as destiny is a set of limitation. But as task, he is a set of possibilities. Kasi as destiny, a set of limitation kasi distinct eh. Katawan natin, genes natin, siguro kahit lifespan natin nadidetermine ng genes eh. Kung gaano tayo kahaba pabuhay. Pero siyempre ano diyan rin papasok yung nature and nurture. No, maaring predestined ka to have heart disease, kaya maingat ka sa diet mo, sa maayos ang lifestyle. So yun, it only shows you are conscious. Pwede mong lampasan ang physical cross point. Ganon din sa pamilya, no? Ganon din sa kultura, sa lipunan, sa kasaysayan. Because we are conscious, we become a task, no? Di ba, attorney, si Heidegger, ang tao daw, Dasein, project, thrown into this world.
No, kaya lang, he is a project. No? Kung si Sartre naman, there's a hole in my being. It only closes when I die. In fact, that's the kasi sa philosophy, marami tayong discussion sa death, di ba? Phenomenology of death, di ba? Yun yung kabuuan mo eh. Pag nangyari yung kamatayan mo. Yun ang paradox eh. Kasi lahat tayo may pagkawasak eh. Si Marcel, di ba? Pero nabubuo tayo sa oras ng kamatayan. Yun ang paradox. In fact, may kaibigan nga ako, kakasalan siya, sabi, anong garanti ko na siya talagang babae para sa akin? Sabi ko, walang garanti. Masasabi mo lang na siya talagang babae sa'yo. Pag namatay ka, na siya pa rin ang asawa mo, namatay siya, ikaw pa rin ang asawa niya. Kasi death closes us eh. But as long as we're alive, we are a task. Ano bang task sa Tagalog? Tungkulin? Parang tungkulin? Tungkulin, parang gawain. Gawain. Parang proyekto eh. Proyekto, yeah. Proyekto. Ang buhay natin ay isang proyekto na ano tayo, may kakayahan tayong gawin. Hindi lang tayo parang bangkang papel, palutang-lutang sa alon, sa dagat, ano? Because we are conscious. Kaya sa Let's Get Critical, ito yung nais natin ipukpok sa ulo ng mga Pilipino na gamitin yung utak. Kasi sabi nga ni Parmenides, ang pag-iisip ay bahagi ng pagpapakatao. Mm-hmm. Kung gusto mong magpapakatao, mag-isip ka. No? Ganon yun. Maraming bagay na nangyari, hindi ko ginusto sa historical crosspoint, sa personal, pero nangyari na yun eh. I have to move on. Alam mo, isang napagandang libro na basa ko noong college, yung Growing Old Gracefully. Kasi sa buhay natin, maraming taong sinaktan tayo, marami rin tayong nasaktan. Pero if you don't want to grow old a bitter person, we have to drop, we have to let go, no? Mm-hmm. Or else, sabi ka doon, para magiging si Ebenezer Scrooge tayo, yung sa Christmas Carol ba? Oh. Kasi nung bata siya, hindi siya nabigyan ng regalo, kaya galit siya sa Christmas. So yun na yung humulma. Kaya natin maging ganun, na tatanda tayong very bitter ba, mapait, yung parang galit tayo sa mundo, no? Hindi, we have to move on. We have to forgive, no? Kasi marami sa nangyari sa buhay natin, hindi naman natin pinili yun. Eh. Nangyari yun eh. No? But we are conscious, we have the capacity to move on. Proyekto nga yung buhay natin eh. So, you know, ngayon pwede na tayo mag revealing discussion, no? Oh. Ayan. So ibig sabihin ano, para sa mga nanonood, no, prof, tama ba no sabihin ko na kasi yung point of yung pagiging desperado, kasi hindi mo nakikita yung posibilidad mo eh. Correct. Oh. At yung kakayahan mo, may kakayahan ka pala. Mm-hmm. Oh? Alam mo sa theology, no? Sabi nila, the greatest evil that can happen to a person is despair. Mawala ng pag-asa. Mm-hmm. Hindi yung masunugan ka, mamatayan ka, life goes on. Pero the moment daw na mawala ng pag-asa ang isang tao, guguho na yung mundo. No? Parang wala na, hindi eh. No? So, ano, paano ba natin ma-exercise to para natin malampasan itong tinatawag nating task, as man as task, no? Nagsisimula yan sa pag-iisip. Pag ninilay-nilay, pagtingin sa buhay natin, sino ako? Balikan natin yung limang yun. Physical, interpersonal, social, historical, existential. Balikan natin yun, tingnan natin. No? At karamihan doon, hindi natin pinili. No? Givens yun, givens. Mm-hmm. Pero hindi tayo dapat manatili doon. Lalampas tayo. We have to, sa English, transcend, ano? We have the capacity for transcendence. Ganun din sa bayan natin, ganun din yung mga pakikibaka natin ngayon. Mm-hmm. Sabi nga ni Rock kanina, ano, Rock, di ba sabi mo, atras la pa konti-konti, no? Gamitin na natin yung batas. Yan. Mm-hmm. Yan na yung example yan ng transcendence. Yan yung prof, ano eh, actually yung fina-follow ko noon, talagang paborito ko na philosopher noon, nung nag-aaral ako ng philosophy. Oh. Si Michel Foucault, no, pinag-uusapan niya yung power relations, no? Kung hanggang saan yung pwede mo itulak ng itulak yung limitasyon. Kasi habang natutulak mo yung limitasyon, lalo kang lumalawak eh, bilang tao. Correct. Oh. So, kaya ito nga rin po yung naging dahilan, no, kung bakit ko yung sinimulan sumama sa kanila, no, ituro yung constitution. Kasi the more na nalalaman ng tao, lalo na natutulak yung freedom nila eh, yung pagiging demokratiko ng bansa natin, ng mga Pilipino. Kasi alam mo eh, habang lalong lumalalim ang pag-alam mo, lalo ka nagiging malaya eh. Kasi
ang mismo. Kilos mo ay nagiging choice, hindi nagiging given. Correct. Ako naman, una ko kasi first love ko si Teilhard de Chardin eh. Uh-huh. Pero later on, in love din ako kay Jürgen Habermas, yung Frankfurt School. Sa Frankfurt School kasi medyo apo na yon ni Freud eh. Mm-hmm. Si Marx kasi anak ni Freud eh, sa stream of idea. Kasi si Freud, di ba, yung mga hidden meanings, mm-hmm. latent meanings. So para gumaling ang tao, yung mga latent meanings yun ang nagkukos ng psychosis eh. Para gumaling ang tao, dapat mag-surface, no? Paano yun? Pagsalitain mo lang yung tao. Gano, in-apply ng Frankfurt School sa lipunan. May mga psychosis ang lipunan, may mga cathexis, o sa tinatawag nilang public sphere, may nagdo-dominate. At mga nagdo-dominate na yan, may mga hidden interest yan. At paniniwala ng Frankfurt School, pag na-expose yan, mawawalan ng duelo. They will lose steam, no? So yun din ang ginagawa ko na expose mo itong mga kabal na ito. Itong money-making, kanina nga sinabi ko kay Rock, Pilipinas pa lang may pinakamahabang lockdown. Mm-hmm. Kasi pinagkakapirahan eh. No? Correct. Lapit na eleksyon eh. Mayroong isang siyudad sa Visayas na pagdating mo galing Manila o saan man, hotel quarantine kasi may commission pala yung LGU. Oh. Ganon din pala yung cremation. Kahit hindi COVID, kailangan i-cremate kasi yung crematorium sa LGU may commission. Hindi naman, mga walang hiya talaga itong mga taong to. No? So pag in-expose mo yan, kahit walang hiya sila, sana naman, no? Ang hope kasi ng Frankfurt School na sana mahiya sila. At na kung yung mga masamang adikain nila ay mailantad, ang hoping na mawala ng buwelo. So yun ang ginagawa natin. At saka dagdag ko lang, Prof, no, yung tulad ng ginagawa ni Uncle Rock, no? Once ma-empower mo, gusto natin maramdaman nila kung paano mag-exercise ng freely. Ibig sabihin, no, hindi porke sinabi sa'yo, gagawin mo na. Na kapag itinulak mo, in-assert mo yung right mo, maramdaman mo na hindi ka pala parang taong walang dignidad. No? May dignidad ka pala kasi pinili mo na eh yung ibibigay sa'yo. Hindi yung parang kung ano idikta sa'yo, yun na lang. Kasi ang baba, kasi ayun talaga yung masakit sa akin, no, Prof. No? Parang ang baba ng pagkatao na diniktahan ka na lang na hindi ka nakapamili. Parang laking kabawasan sa pagkatao. Napakagandang halimbawa yan ng transcendence, no? Mm-hmm. Kasi yung mga na-mention mga noon, sabi ni De La Costa, Filipino peasant mentality, basta mm-hmm. na lang susunod, hindi lalaban, wala sa Pilipino yung concept of rights, mm-hmm. parapatan tulad ng mga European, no? Pero sa binigay mong halimbawa, ay, tao pala ako, may dignidad, may karapatan, may kakayahan pala ako, mm-hmm. lumaban, may kakayahan pala akong tumanggi. Yun kasi yung napansin namin, Prof, eh, no? Na yung mga natulungan namin at nag-assert na sinubukan yung tinuro namin, ang tatapang na ngayon. Kasi alam nila na bilang tao, hindi sapat, hindi dahil nilagay sila sa isang sitwasyon na mahirap sila, eh wala na silang halaga. No? Ngayon nakita nila na mayroon parang nagagawa na sila at nagkaroon silang dignity, mas matapang na ngayon. No? So ito yata yung sinabi mo, Prof, yung about nothing can stop a principle that has come to life, yeah. Tama, o come to time. An idea that whose time has come. Yun na, kailangan maramdaman din nila para magustuhan nila eh. Kasi yun nga, naalala ko sa isa mong episode, Prof, no? Ang Pilipino kasi hindi tayo abstract thinker eh. Sabi mo, concrete thinker tayo. So dito ko natin nakita, no, doon sa movement na ginagawa na sinimula nila ang Uncle Rock, na kailangan mo iparamdam para maging concrete tong idea. Oh. No? At ang maganda lang dito, hindi sila nag-iisa, dito tayo. Ako, I'm very happy na nakilala ko kayo eh. Mm-hmm. Kasi parang mga ganitong adikain kasi parang this is a voice in the wilderness. Parang parang it's an uphill battle yan, and mag-isa ka eh, no? O hindi, may maraming tao na may mabuting kalooban. Men and women of goodwill. Mm-hmm. Ang kailangan lang i-organize. Mm-hmm. Yun ang na-discovery ko. Salamat sa internet dahil pwede nating i-leverage ang ating mga kapangyarihan at boses. At the same time, mabilis nating makita yung mga kakampi natin sa laban na ito. So, pasalamat tayo na buhay din tayo. At the same time, ang pangit na nabuhay tayo na may pandemya. At the same time, may internet. Mayroon tayong tool na napaka-importante at pwede natin gamitin as catalyst. No? Nakita natin sa Brazil, sa England, para na-inspire din tayo, no? Lumaban sila, no? Pangalawa, by the fact na buhay tayo sa puntong ito ng kasaysayan, ano bang sinasabi sa atin ng buhay, no?
siguro may gagawin ako. Bakit hindi 100 years ago or 100 years from now? Bakit ngayon? No? Siguro may role, ano bang role sa Tagalog? Meron kang katungkulan o ganap. Hindi, meron role. Darin, best in Tagalog. De, teacher, yung mission. Yan. Siguro 'yun, no. Meron kang parte, may, no. Meron kang parte. May papel, no. May papel 'yun, may papel ka. Sa sine pa, no. Bakit ngayon? No. At saka sa itong transcendence kasi, capacity for transcendence. Ito personal lang 'to, ha. The capacity of sa ito personal na opinion ko lang 'to. The capacity for transcendence is only possible with the help of grace, gracia, no, biyaya. Sa mga hindi, walang reliyon, it is possible with the help of the force, kung sa Star Wars pa. Mm-hmm. Kasi the force is there, eh. Maaaring tawagin mo yung gracia, the force, Brahma, whatever. Pero may ano, eh. May di ba sa sinaunang Grego, attorney, may logos. Parang logos. That governs the universe. Mm-hmm. Tawag ni Parmenides dyan, nous, eh. Na it is something intelligent. Meron, may order, di ba? Oho. Yung sinasabi pa ng mga sinaunang Grego, yung dike, yung mm-hmm. pagsali ni Ferials doon, yung sangkaayusan, na basa ang tubig, maalat ang asin, matamis ang asukal, pag inabuso natin ang katawan natin, magkakasakit tayo, mm-hmm. may sangkaayusan, eh. Eh, itong vaccine na ito, sinisira yung sangkaayusan ng katawan, eh. Mm-hmm. Taso niyan, eh. No? So meron. Meron, mag-connect ka lang diyan. May reliyon ka man o wala, mag-connect ka lang diyan. May gusto akong idagdag, no, sa transcendence, kasi yung topic natin, ano, yung pagiging cross point, no. Siguro kasi ito, dahil napag-usapan po yung cross point na kung ano yung kasaysayan natin, ano, may historical, physical cross point, interpersonal. Kailangan nating maintindihan, no, yung pagiging self-reflect. Kailangan mo maintindihan kung ano yung mga cross point mo ito, kasi itong mga cross point na ito po, ito yung magiging armas mo para malakdawan. Kasi kung correct, hindi mo alam correct, yung boundaries mo, hindi mo alam paano lakdawan. Oo. So, halimbawa, for example, sa magulang mo, halimbawa, pinanganak ka na mahirap, hindi mo naman kailangan mamatay na mahirap. Oo. Pwede mong lakdawan, eh. Oo. Tanggapin mo lang siya na ganyan siya. Pero tanggapin, tanggapin mo rin na kaya mo siyang lagpasan dahil alam mo na, eh. So, kaya mahalaga yung tinatabi ni Prof, no, na yung mga cross points po, no. Alamin natin kung nasaan tayo sa kasaysayan para alam mo kung paano lakdawan. Correct. That's a perfect word, attorney, ano, yung tanggapin. Diyan nagsisimula yan, eh. Mm-hmm. Kasi may kwento lang ako, ha. Isang gabi si nakita ni Pedro si Juan, parang may hinahanap. Sabi ni Pedro, "Juan, anong hinahanap mo?" Sabi, "Isang 1,000 ko na ulob." Eh sige, tulungan kita. Pagkatapos ng isang oras, hindi nila makita. Tanong ni Pedro, saan mo ba nahulog? Doon, no? Eh, bakit dito ka naghahanap? Eh, mas maliwanag dito, eh. Ang naman. Parang ganun din na we build our dreams from where we are not. Mm-hmm. Kahit tanggapin natin gano'ng makapangit, gano'ng makasama, eh ako to, eh. Mm-hmm. Ito yung magulang ko, eh. Ito yung kasaysayan ko, eh. Ito yung kultura ko, eh. Ito yung mundo ko, eh. Yan tayo magsimula. Perfect yung word na yan na tanggapin, kasi diyan magsisimula yan, eh. Pag hindi pa tayo matanggap, hindi tayo uusad. Hindi parang tayo image ko diyan lagi, Prof, ano, eh, parang bakuran. Hmm. Kailangan mong intindihin na meron talagang bakuran tayo. Para malakdawan mo yun, alam mo kung nasan yung bakuran. Pag sinabi mo, hindi, walang bakuran, eh, kaya hindi ka nalang nagpupunta sa mga gilid-gilid, no? Hindi mo na malalaman, hindi mo na malalakdawan talaga yung bakuran mo. So, parang yun ang concept ni Gabriel Marcel ng situated freedom, eh. Mm-hmm. Freedom is not absolute, but it's situated. So kailangan malaman muna natin ang situatedness natin, kung nasaan tayo. Mm-hmm. At doon magsimula tayo. Pero mahalaga yung pagtanggap. Kahit mga negative na nangyari sa atin, mga negative sa pagkatao natin, doon lang. Parang si Luke Skywalker lang yan, eh. Hindi siya maging full-fledged Jedi unless he confront yung dark side niya. Mm-hmm. Prof, may singit lang ako. Opinion mo. Kasi sabi, part of maturity is forgiving your parents. Yes. Ano bang sabi mo doon? Yes, that's true. Sabi ko nga, there are no perfect parents. No? Meron nga iba, sana my father would be a much better person. Sana hindi gambler. Sana
Pero wala mangyayari sa buhay natin eh. Kasi sabi ko nga, you cannot change your parents. Forget, if you want to change your parents, forget it. Hindi mangyayari yan. You cannot teach all those new tricks. The most you can do, tanggapin na lang sila. And be a better parent. In fact, sa Bhagavad Gita, sinasabi, they will hunt tigers better than us. Ibig sabihin, mga kabataan daw, hopefully, will be better than their parents. Or worse. Ganun naman eh, sa lipunan, sa personal na buhay, we can either spiral up or spiral down eh. Depende sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. No? Of course, we make a lot of stupid decisions, givens yan. No? In fact, sabi nga ni Heraclitus, man's character is his fate. Eh. Alam mo, na-discover ko, 90% of our miseries are self-inflicted. Halos 90% ng mga problema natin, tayo may gawa. Correct. Parang ang hirap lang tanggapin dyan. Parang ang hirap lang tanggapin kasi sa ego natin na ako pala yung mali. So ako pala yung may problema. So I would rather blame an external force. Pero ako personally, ang tingin ko dyan, hindi kasi kabawasan ng pagkatao yan eh, yung tanggapin mo yung pagkakamali mo. Yun yung talaga yung dapat mabago yung mentality ng mga... Sinabi ko nga kay Nijet last time eh, dapat parang battery tayo eh. Yung battery kung puro lang positive, walang negative. Ay, it will not work eh. So integrity, integration, holiness is both positive and negative. Yun lang. Tanggapin ang negative ko, yakapin. Kailan sa Christian, Catholic conditioning natin, dapat parusahan ng negative eh. Oo. No, kainisan. Hindi dapat. Tao tayo eh. We are weak. I've been teaching ethics for more than 30 years, for almost 30 years. And one thing I realized, committing sin is a very human reality. So relax lang, be patient. Importante bumangon, move on. No, tapos na yun, water under the bridge. Forgive. Yun nga sabi ko, growing old gracefully, di ba? Na maraming taong, nasaktan tayo ng maraming tao, may mga tao rin tayo nasaktan, pero forgive na, move on. No? Pinag-usapan natin to kasi sabi ko nga, iikot dito, dapat mas makilala natin bilang Pilipino sarili at saka yung bayan natin at may papel tayo sa kasaysayan na may kapangyarihan pala tayo. Senator Nick, kayo Rock, na-prove nyo na yan, di ba? Kasi tumatapang na yung tao, nanindigan na. At Prof, lagi rin namin tinuturo sa kanila na hindi dapat manggaling sa amin yung tapang. Kailangan sa sarili nila manggaling eh. Kasi syempre situational po 'yan eh, no. Kung nasaan ka, doon mo hahanapin yung tapang eh. Hindi mo pwedeng kami lang ang mangyayari ng tapang. Pero to those who much are given, kayo yung spark. pag the moment the light is the candle is lighted, tuloy-tuloy na 'yan eh. Eh sabi nga ni Father Ferial, ipasa ang sulo, 'di ba? Oo. Pass the torch, no? At saka actually, Prof, ako pinalaki ako kasi no, isang opportunity po yung makatulong, no. Uh-huh. Kasi bakit? Ibig sabihin, isa kang para kang mayaman na tao na hindi mo kailangan ng tulong, na ikaw na yung nakakapagtulong sa iba. Nalalagpasan mo yung sarili mo kahit may problema, kaya mong lockdownan eh, no. So, yun doon sana may pasa rin natin sa mga nakikinig sa atin, no, na ang pagtulong po, hindi lang siya basta responsibility. It's an opportunity kasi hindi sa lahat ng panahon makakatulong tayo. Correct. So, kung nandyan yung opportunity, dapat tanggapin. At isang privilege po yan. Isa siyang grace. Para sa akin, grace. Isa siyang grace na makatulong. Alam mo, ano yan eh, kahit sa metaphysics, di ba, yung obstinacy of being, yung meron kay Perios. Stubborn daw eh. Kasi, but sabi niya, eventually, being has to outreach, has to expand. Kasi, to give a down-to-earth example, lahat naman tayo may sugat eh. Lahat naman tayo sugatan eh. At inakala natin, mahilom na yung sugat pag minahal tayo. The more na you hunger for that love, the more na lalaki yung sugat. Ang sikreto pala dyan, mahilom lang yung sugat pag tayo ang nagmahal. Yun. Being has to expand. So, hindi pala sagot ng maghanap ng pag-ibig. Grabe, parang napaka-romantic na sabi ni Bro. Pwede yun sa mga manliligaw. Hindi sagot yun kasi there's always a hunger. Pag hinanap ko yun, hindi mapupunuan yun eh. Ang sikreto pala dyan, dapat hindi sa akin, kundi sa... Di ba si Levinas, attorney? Yung I, other, no? Then balik sa I. Yung totality and infinity ni Levinas. O kung si Ignacio pa,
to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds. So, di ba kay Levinas din yung face, yung mukha? The face, oh. Oo, yung mukha, no? Kapag harap mo na yung mukha, anong gagawin mo? Correct. Kasi, kaya nga sa example, Levinas, yung mga ini-execute, pinatabunan yung mata, eh. Kasi, at saka sabi ni Levinas sa Ethics and Infinity, mas madali daw patayin ng tao pag sa malayo, ganyan ang kalaki. Pero pag harap-harapan, mahirap, no? Kaya yung mga babae na gusto i-abort ang bata, tingnan yung mukha ng bata. Yeah. Eh, ganun siguro sa vaccine, no? Bago vaccinate, tingnan mo yung mukha kung gusto tumong patayin yung taong yan. You Kasi know? May mga nagsabi rin sa akin, no, na pwede ka nang tumigil sa pagtulong mo. Kaya lang sabi ko, may nagme-message sa akin, eh. Anong magagawa ko? Nakaharap na sa akin yung mga humihingi ng tulong. Masakit para talikuran, eh. Yun yung yun sa mukha, no? Pag nagkaroon na ng mukha, yung problema. Mukha, tao kasi. Tao kasi. At saka paniniwala ni Levinas kasi ang mukha ng kapwa ay mukha ng Diyos. Ay traces of the divine, eh. Yan ang paniniwala ni Levinas. Kaya hindi ako maka... Hindi, eh. Kaya nga, di ba, example doon ni Calasanz sa Pulube. Bakit, pag hindi tayo makabigay, bakit sinasabi natin pasensya? Ibig sabihin, may obligasyon tayo pero hindi natin magampan. Kaya sinasabi natin pasensya na. Ganun din yung mukha, eh. No, na tinatawag may tinatawag din ng mukha na may pananagutan tayo, may obligasyon tayo. Yeah, sa kapwa. Saka alam ko to si Atty. Gilon, sabi nalala ko si Father Arupe, yung former gen kasi alam ko si Atty. Gilon halos hindi na natutulog to, eh. Oo nga po, eh. Kasi si Father Arupe, former nalala ko si Jesuit. Ganon din, eh. Talagang grabe. Workaholic yun. Tinatanong siya ng mga kapatid niyang iswita, don't you ever rest? Hindi ka pa nagpapahinga? Ang sagot ni Arope, well, anyway, I have all eternity to rest. Ako naman po, Prof, hindi talaga ako makatulog kasi na-disturb ako, eh, sa mga messages. Yung, ang hirap tulogan kapag alam mo yung may mukha na yung problema, eh. Yun lang to talaga sa akin, ano. Anyway, sabi ko, hindi naman sa lahat ng panahon, ganito. So, habang ganito pa, edi sige, pagtiyagaan. Alam ko naman may katapusan din. So, yun. Pero, yun na, hindi ko talaga siya makontrol. Hindi dahil sa workaholic, pero kaya lang, ano, ang gulo ng isip ko, eh, kapag ano, eh, may nahingi ng tulong, eh. So, ayun, yun yung mukha, no, no, pinag-usapan natin, Prof, no, di ba? Na kapag may mukha, may obligasyon ka talaga, eh. Nasa sa'yo yan kung tutugunan mo. Eh, pag tinugunan mo, nakalockdown, ayun yun, feeling ko siguro, hindi ko alam kung tama, no, Prof? Pag tinugunan mo kasi nakalockdown ka na rin sa sarili mo, eh. Kasi hindi na ikaw yung inisip mo, eh, no? Yung limitations mo. Nako. Parang pangitat ako, hindi siya ang drama ko. Ganun na, di ba? Unless the mustard seed will die, it will not bear fruit. Kahit lahat ng reliyon, no? Sinasabi na kailangan mawala sa sarili, mamatay sa sarili, eh. Only then na talagang yung tunay na sarili o usbong mabubuhay. Kung hindi na yung sarili ang iniisip, kundi kapwa na, doon mo makikita ang tunay na sarili. Ganun. Alam naman, mo, Pro, sa sitwasyon ngayon ko lang na-appreciate yung mga tinuturo ng philosophy. Ang na-enjoy ko lang talaga ho si ano, si Michelle Foucault, no? Pero yan, tulad ngayon, nare-refresh ako dahil sa inyo, no, Pro. Maisingit ko lang, no, kasi dati may nagtanong, no, ingat-ingat kayo, may nag-message sa akin, no, attorney, ingat ka kasi baka mamaya syempre pikon yung mga kalaban mo, baka mamaya may death threat or whatever. Ang lagi ko sinasabi sa kanila na isabi ko na sa tao, eh. Parang pointless na to eliminate me kasi alam na nung tao. So I think parang nagtugma yung sinabi ni Prof, eh, na kasi ganun yung feeling ko, no, na it's not really about me, no, na nagiging pointless na ako once maikalat mo na hindi ka, kaya ako feeling ko safe kasi naikalat ko na, eh. Hindi ko tinago yung kung ano man meron ako na i-share ko na. Hindi na ako dangerous, eh. Pero may mga hitman yung mga pharma companies, ha? Ayaw nga, Prof. Around 280 alternative meds doctor pinatay. No, kahit yung may kaibigan ako ganyan, pinalapas rin na hold up. No, pero huwag tayo matakot. Eh, kung mamatay, di mamatay. At saka, Prof, sabi ko talaga, ano, ginagawa ko mabuti. Obligasyon ng Diyos yan na protektahan ako. Eh, kanya-kanya tayo ng role, eh. Sabi ko, sino pa mamakarap? Ang pangit mag-operate sa takot akong mamatay. Oo. Ang pangit mag-operate, limitado ang galaw mo. Di, patayin mo kung gusto nyo. Parang gano'n na lang. Kaya nga, as much as possible, pabilisan ang pag-disseminate ng information kasi nagiging pointless na to kill us. Bakit? Alam na nila, eh. Alam na ng mga taong bayan kung ano yung tama at yung totoo. Yun yung sa akin lang, personal opinion.
Oh, actually kahit sa Iloilo halimbawa, no, nung lumabas yung Gising Maharlika dito, kahit mga pulis sympathetic kasi maraming pulis dito namatay sa vaccine. Oo nga po eh. No? Pero well, as expected, sabi nga ni Plato, hindi lahat nasisinagan, pero yung nasinagan may pananagutan. Mm-hmm. Kasi meron pa rin iba na ano eh. Meron pa rin iba na nagtutulog-tulugan eh. Mas mahirap nga gisingin yung ayun gising na, eh. Eh sige lang, no? Pero sa atin na gising, sa atin na nasinagan, may pananagutan tayo at ituloy-tuloy natin ito. No? Mm-hmm. Kasi yun nga, sa Manin Historical Action, conscious ako eh. I become a task eh. O kung si Heidegger pa, Dasein, I become a being in the world, being for others. No? Hindi ako dapat mabuhay lang sa sarili, kundi sa kapwa. No? Pero Prof, pero ito, napansin ko lang, no? Parang nagiging organic yung pag-transcend, no? Once naramdaman ng tao. Kasi uh-huh, nakita ko yun based on observations sa mga nangyari. Yung mga naturuan po natin, sila mismo, no? Sila yung nagkakalat, sila yung nag-ano. So, hindi man siguro naging conscious, pero kasi nakita nila yeah, yung benefit, nag-grow organically, no? Yung pagiging conscious or pagiging gising. Sabi nga sa kantang Pasiton, it only takes a spark to get a fire yeah, going. No? And mm-hmm, soon all those around will warm up in its glowing. No? Ganun lang yung ipasa ang sulo. Kaya very promising dahil sa mga nangyayaring ito, no? Ano ba, Tor, yung nakikita mong endgame nito? Ito po, ano, Prof? Ito sariling prediction ko lang kasi based sa usap ng mga scientists, no, binigyan nila ng 6 months para mag-start matumba yung mga na-vaccinate, no. Sad part. Lalo pa coming election, aabot kasi sa punto, sa palagay ko, sa punto na hindi na madedenay ng nagtutulog-tulugan. And by the time comes na mangyari 'yon, manghihingi sila ng mananagot. Sa kung makakaingay pa sila, kung buhay pa sila. Yun na nga kung, eh. Pero kunti lang tayo hindi nabitsinan eh. Yun na nga eh. Pero hopefully, hihingi sila ng mananagot. And obligation natin na, ngayon pa lang actually pinapakalat na natin na kung sino talaga yung may dahilan. Hindi yung mga unvaccinated, pero yung mga proponent, no, na itong scamdemic na to. Mahalagang, bago pa, kasi sa akin, Prof, habang malinaw pa yung utak nila kasi when the time comes na gusto na galit na sila, baka mamaya hindi nila maisip kung sino may kasalanan. Kaya importante po ngayon pa lang, alam na nila kung sino may kasalanan. If, kasi sa kanilang situation, if mangyari. Sa atin kasi, when it happens, alam dapat nila kung sino para automatic hindi yung mga unvaccinated ang may kasalanan, kundi yung mga proponents ng scam na ito. Yun po yung prediction ko, no? Kaya sabi ko nga, paano sa election, ganyan-ganyan. Kung magka-election, kasi napaka-exing months lang yung prediction ng mga scientists eh, tsaka doctors. So yun yung scary part. Kasi ano eh, parang may naririnig rin ako na may pinaplanong revolutionary government. Actually, from day one, andyan na yan eh. Hindi pa gini-give up yung idea na yan eh, ng revolutionary government. Oo. Pero no? Prof, kasi even before the scamdemic, marami na nagtatanong, wala bang revolution? So, yung mga nagtanong na yun dati, sila yung ngayon nagtutulog-tulugan eh. So, hopefully, magising sila. Oo, personally, mga kilala ko rin, no? Dati siya natong, yung every time may controversy, wala bang rally, walang movement, wala talaga naging movement, no? Pero, I think that will be the, yun yung una yung pinag-usapan nila, Nijet, no? It has, kung revolution, it has to come from something organic. Yep. Hindi siya fabricated. And ito yep, yung magiging organic, you know, the death. Kasi, Prof, no, nagkadulas-dulas na yung data ng gobyerno, you know, sa FBI kasi lumalabas. Oh. No, 9.3% ang namatay na vaccinated na nagka-COVID. So kung 30 million ang banakunahan nila, that's almost 3 million eh ang mamamatay. Malaking numero po yun, no. So I think that will be enough kasi 1986 may nasabi fabricated pero isang tao lang yung namatay eh. Ibang usapan 3 million, ano. So it's a scary time pero mabigat yung obligation natin. Nakakatuwa nga eh kasi nagbago sila ng narrative eh. Dati magpa-vaccinate ka para hindi ka magka-COVID. Mm-hmm. Eh, daming vaccinated nagka-COVID, ngayon inibang narrative. Magpa-vaccinate ka para kung magka-COVID ka, hindi severe. Ayun na. Hindi severe. Eh kaso tinatapat pa naman natin ang mga namatay, hindi na nila alam ngayon paano yung narrative. Pero yung 9.3% kasi ay sa assessment ko po, Prof,
parang ano pa yun, conservative, kasi marami pa silang tinideny eh, ng mga namatay because of vaccine. So it can go as high as 30%. Di natin alam, 40-50%, di natin alam. Pero nakakatuwa, no? Yung mga tao, kahit mag-post ka sa Facebook ng mga ganun, walang pumapansin eh. Wala. Denial pa rin eh. Kaya ginagawa ko sa stories para kita ko sino itong mga nanonood at hindi nag-iingay. Nagmamatid lang sila eh, di ba, Torni? Oo, nagmamatid lang mga kaibigan natin. Maganda yung style ni Jet eh, yung hindi ka pinupost yung link, kundi doon sa comment ka pinupost para hindi ma-detect ka agad, ano? Talagang... Mas madali mag-pretend na walang problem eh, ang society natin. Yun na nga eh. I think yung denial na yan, yun yung pinag-uusapan ni Prof, no, na ayaw mong tanggapin yung pagiging cross point mo, no? Ibig sabihin, ayaw mong tanggapin na ito yung mga limitation mo, ito yung set of circumstances natin. Alam mo yung ugat ng denial na yan, nag-uugat yan sa katamaran eh. Mm-hmm. Kasi alam mo, pagtanggap mo na, may gagawin ka. Yun na nga eh. I think, no, kaya sila denial, no, kahit alam nilang bakunado sila, ayaw nilang tanggapin kasi syempre obligado sila dun sa ngayon sa ano, may responsibility na sila sa mga tinulak nila ang magpavaksin. So, correct. Mabigat na responsibility talaga. That's a very good point. Di ko nakita yun, Atornia. Mm-hmm. Ayaw silang emotional responsibility. LGUs, grabe yung kampanya nila eh. Pabaksin, di ba? Yun na nga eh. Eh, as if naman mabubuhay nila pag namatay na. Yan ang masakit dyan. Tama. O kaya mabigat siya na responsibility. Yun nga lagi ko sinasabi na hindi ako nagmamagaling. Kaya lang, pag-usapang buhay yan, hindi ka pwede magkamali. Kasi walang reset button eh. So, pinaka-cautious na galaw lagi. Lalo na yan, no? Isang populasyon ng pinag-uusapan natin, hindi lang isa, no? Buong mundo. So, pinaka-smart eh talaga dyan is to be status ko. Ibig sabihin, okay ka naman. Do not test something na hindi ka pa sure. Kasi buhay ang kapalit eh. Hindi naman siya yung parang pangit na haircut. Tutubo rin naman. Hindi siya video games, no? Hindi siya video games eh. No? Pag pangit ang gupit mo eh, hayaan mo lang tumubo. Kasi pag namatay, patay. Yun ang kabigatan yan. Yun, bago pa tayo mapasarap, alam ko, ang dami ding mabibitin dito pag puputulin natin. Pero, isang oras lang ang binigay siya. Janine will read a couple of comments and then we'll wrap up na po. Okay, basa po tayo ng mga comments. So from Ma'am Nena Arkisa, I'm 82. Now I realize it's never too late to learn. Ang galing po ninyo. Malaking liwanag sa kadiliman. Thank you po. Christian Escaniel, if your intentions is pure, you are called to serve mga brothers. From Sir Joel Baino, good morning po mga ka-JD. God bless po sa inyong lahat. From Doray El Monsale, ka-JD, tanong lang po, meron na po bang naipanalo sa kasong rape coercion labang sa employer nila? May history na po ba? Ayun, may nagtatanong po. Ayan. Speaking today, kanina kausap ko siya. Magsasabit pa na talagang, umalis ka na ng bahay ninyo. Usabit mo na yan. Yes, meron din today, magpa-file eh. May magpa-file din today, then actually, hindi ko, i-guide ko rin siya ngayon. Dalawa sila eh. May magpa-file din po ngayon, no? Finally. Dati po kasi, kaya walang na-ipa-file, nag-aatrasa po ang kalaban. Ano? Ngayon kasi, parang sina-challenge na rin itong mga employer. Anong ebidensya mo? Ganyan. So sabi ko, i-file nyo lang at ang mag-court ang mag-decide niya. Ang importante, ma-file. Automatic kasi, pag ma-file, kailangan lang magbayad ng bill or makulong sila. So, alam mo yon yung kung perwisyo rin lang po, makakaperwisyo na kagad kayo na doon sa mga nagwawalang hiya kung maipa-file nyo. Sampa na yung mga yan! At may lalabas kayo, di ba, Rock? Kit? Yep. Kakasuhan kita, starter kit. Ayun, ang ganda nun eh. Okay yun ah. Parang happy meal. Woo! Pero yung the practice of law, the state of the judiciary dito sa bansa natin na torne, grabe, ano? Alam mo yan, eh? You know what I'm talking about. Diba? Sabi ko nga sa'yo, I came from family of lawyers. Lawyers pala. Totoo yan. Mahirap lang banggitin, baka mamaya masanction ako dito, pero totoo yan sinasabi niyo. Kaya, pero,
Ang isa pa diyan tulad ng ginagawa natin ngayon dito, dali natin sa People's Court, no, sa Court of Public Opinion, no. Mm-hmm. Bago 'yan madalin talaga sa real court, no, para umatras, sabi ng Nero, umatras la. Actually, yun yung napag-usapan po namin ni Nigel, ano, kung tinatanong nila kamusta na yung petition for Senate or whatever yung mga i-file, no. Sabi ko, give it time, hindi siya pwedeng madaliin. Bakit? Hindi pa ready ang kalooban at isip ng mga nasa korte. Unless ikalat muna natin yung katotohanan. Kasi syempre, makikinig muna sila sa narrative ng mainstream. Pero until then, habang hindi pa kalat na kalat, so ngayon kasi nandun tayo sa pagpapakalat, no, bago natin i-file. Kasi kung hindi pa bukas ang isip naman yan, definitely talo tayo. No? So mind conditioning din ang labanan talaga. Talagang so, Jesuit trained ka, attorney. Ha? Kasi sabi na, tinuturo ng mga Jesuita sa atin, never step into the ring unprepared. Mm-hmm. So ano yan, softening the ground. Preparing the ground. No? Tama yan. Kasi kailangan talaga ready rin sila, no? Hindi ka pwede makipag-usap sa isang saradong isip. Pointless. Waste of energy. So, patient lang po. Kaya in the meantime, inarmasan natin sila ng grave coercion para at least maprotektahan nila sarili habang hindi pa naayos once and for all. Yep. Yes. Ayun. Okay. Meron pang ibang comments. So, from Raymond J. Ben, lagi kong sinusubaybay itong programa ni Prof. Minsan kasi ako nalagyan sa class card ko na pilosopo. It's a compliment. It's a compliment, yeah. Ito, from Johnny Depp, tulad ngayon, mga Pinoy paturok ng paturok. Oh, yes. So, from Jesmond Dominis, illegal detention po ba ang nagaganap sa NCR ngayon? Tanong po ulit, attorney. Hindi pa, no. Kailangan kasi ng parang cross point din, gagamitin ko na term, no? Para siyang cross point ng pagpilit na maikulong ka at yung pag-ayaw mo, kumbaga pagtanggi mo na maikulong. So kung wala yung cross point na yun, hindi pa magaganap yung krimen. So kailangan nyo mag-resist, kasi kung hindi kayo nag-resist, pumayag kayo, in short. Sakto. Yun. Sakto si Bob. Ayan, meron pang ayan. Ibang. From John Cyril Unato, good day sa inyo, Attorney Suguilon, Sir Rock, Ma'am Janine, and Prof. Kainlet. Godspeed sa inyo po. Watching here from Capiz. Ayan. Hello. Ayan. So, from Escomo M. Needs, hello po, laban po, thanks po sa inyo, mga hero for humanity. So, from Ma'am Marisa Season, good morning. Taga-UP po ba si Prof. Kainlet or product of UP? I'm in the other side of the Katipunan. Kami, attorney. Magkapit, ano kami? Ka-alumni kami. Pero sakto, Katipunero po kami. Katipunero. Yun. Oh. Modern Katipunero na nakamohok. The new generation. Okay, so summarize ko lang siguro. Ano? Yung, so, sa man in historical action, I am a cross point. No? Kung sino man ako ngayon, ito'y produkto ng several lines of events. No? Physical, interpersonal, social, historical, saka existential. Karamihan dito ay hindi ko pinili. Givens yan. Givens, no? Or kung mga French pa, sabihin na, déjà là, andyan na yan. No? Maaring hindi ko sila gusto, pero andyan yan. Kaya lang, I am a conscious cross point. And dahil dyan, I become a task, naging gawain, naging proyekto ang buhay ko. At kaya kong malampasan. Pero sa paglampas, kailangan magsimula sa pagtanggap ng mga cross-pointed, ng mga givens na to sa buhay natin. Huwag natin i-deny kasi ganyan, yan tayo. Negative, may positive. At posible lang yan, siguro sa personal opinion ko, sa pamamagitan ng gracia, grace, no? Or the force, whatever. At makikita natin, may kapangyarihan pala tayo, may kakayahan pala tayo. Magsisimula yan sa pag-iisip. No, na naging tao tayo. Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Tama. Tama talaga yun, Prof. Ako agree talaga ako dyan. So sana na intindihan ng ating mga ka-DFF, no? For sure na intindihan nila.
Ako naman gusto ko lang idagdag ano. Kailangan yung ma-vision ang sarili nyo sa buhay na gusto ninyo. Maaring within your limitation kung yan yung vision nyo, pero pwede kayong mag-vision ng sarili nyo beyond, no? Lagpas sa kung ano. At kapag nakita nyo na ang sarili nyo beyond sa limitasyon nyo, beyond sa kung saan kayo nailaglag ng mundo na ito, no? Ng buhay, makikita nyo na itong mga realities, mga cross points na ito bilang sangkap para ma-achieve nyo yon, yung vision nyo sa isang buhay na gusto ninyo na higit sa kinalalagyan nyo ngayon. Kaya take it as an opportunity na maintindihan nyo itong mga cross points na to at makita ninyo kung paano nyo siya lalaruin para ma-achieve nyo yung vision nyo beyond sa situation nyo ngayon. Tama yun. Ayun. Yan ang sinabi ni Parmenides at attorney na kahit yung mesang to, bago ito naging mesa, nasa utak ng karpintero yan eh. Pero naging concrete. Ganon din, totoo din yan sa buhay natin. Kung ano yung how we visualize, magiging konkreto yan. Yan ang the secret eh. Mm-hmm. Kami yung tawag yan, facial attraction, ano? May tinuro sa amin, ano? May mga gusto kong bagay. Kahit sa picture, kuha kang picture, no? Lagi mong tignan para makita mo kung paano mo mas achieve kung hindi mo siya ma-envision in your head. Kuha kayo ng picture ng mga bagay na gusto nyo ma-achieve. At nangyayari yan, totoo. Naniniwala ko dyan. Naniniwala ko dyan. Facial attraction. Facial attraction. Ako, ang vision ko na ang kabal na to talaga ma-expose. Napangalanan na nga eh. Mm-hmm. Kaya lang yung mga, alam mo yung tawag na dito sa kanila, mga plutocrat eh. Meaning, they call, Pluto, di ba malayo, hindi mo makikita. Hindi ka sila nag-a-appear sa mga Forbes list na yan eh. Kung sila sa likod nito eh. Yung mga Rothschild, mga Rockefeller, karamihan dyan, mga, ano, mga aso lang nila eh. Pero karamihan dito, mga royal elites ng Europe eh. Nagde-demon worship, ano. Ayun ang gusto ko mangyari eh. Talagang magising yung mga tao na kontrolado pala ang mundo. Alam mo, Prof, may pag-uusapan tayo sometime in the future. Sure. Kasi meron din ako mga plano against this mga kabal na ito, no. Kung paano ma-distribute sa tao yung power, no, na hindi na tayo makontrol. Kasi yun yung vision ko, eh, no. Kasi identified kasi nila kung sino yung kukontrol nila to para mapasunod yung buong population. So, once ma-distribute natin yung power to everyone, hindi na nila alam kung sino yung target nila para i-corrupt nila, para gamitin nila for their purposes. So, yun yung importante, no? So, itong dissemination ng information na to, itong empowerment na bawat isa sa atin. Once ma-empower natin bawat isa, hirap na sila kung sino ang tatargetin nila para maisulong nila yung mga evil plans nila. Foko na foko talaga. Oo! Foko na foko talaga, bro. Oo. Pero yun, actually, ang inano ko dyan, using technology, no? We can do it using technology. Even yung mga, kasi ginagamit nila, media, false information. So, we can do it, no? Possibly siyang mangyari. Kasi na-invision na natin. Itong internet nga nila to eh. Pero gamitin din natin. I-judo natin. Yeah. Oo. Gusto ko yan natin gamitin. Using their tool against them. Use the strength of the enemy to topple the them, ano? Yeah. Judo. Exactly. So, Prof, pag ano tayo, kwentuhan tayo minsan. Sure, at gusto ko ikwento sa'yo talaga. Sa okay, inyo, sa inyo, no? Oh. Sige. You know how to get in touch friends naman tayo sa Facebook. Okay, so maraming salamat sa mga nakinig, no? Hanggang sa muli. Sa susunod na linggo, may guest tayo kasi pag medyo balikan natin yung edukasyon kasi may mga study siya yung cultural, yung engineering daw ng edukasyon. Ilalantad niya pa kung paano, mas madetalye, paano in-engineer yung educational system ng Pilipinas para maging mangmang ng mga Pilipino. Teacher Janine? Opo. So, maraming salamat po sa mga nanood po sa ating episode ngayong umaga. At marami na naman tayong natutunan at patuloy po natin kung subaybayan itong Let's Get Critical po every Thursday morning. Mark your calendars, folks. Palaging masaya makinig dito sa show na to. Ako, nakikinig lang din ako. Parang hindi ako kasabi. Pero sobrang enjoy. Dami ko natutunan. Kita-kita po ulit tayo. Ang ating kakasuhan kita starter kit ay nasa Juan Dakila page po. Andun po, nakapin doon. Maraming salamat. Magkita-kita tayo so next Thursday. Okay. Bye. Bye. Salamat. Bye. Bye. Thank you.
Thank you, Prof.